Good morning. Tara magbasa tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 14 April 2024. Nandito tayo sa aklat ng mga ngaral. May takdang panahon para sa lahat. Mga ngaral, chapter 3, verse 1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Verse 2. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Mangangaral, chapter 3, verse 3, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Verse 4, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Verse 5, ang panahon ng pagkalat ng ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Verse 6. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalaan iyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Verse 7. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Mangangaral, chapter 3, verse 8, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Mangangaral, chapter 3, verse 9, ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Verse 10, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahonan, ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Verse 12, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Verse 13, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Verse 14, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, wala rin dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa kanya. Verse 15, lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una, gayon din ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Kawalan ng katarungan. Mangangaral, chapter 3, verse 16, nakita ko rin ang sa mundong ito ang katarungan. At pagiging matuwid ay nababahiran pa rin ng kasamaan. Verse 17, sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Verse 18, tungkol sa tao, naisip kong sila ay pagsinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Verse 19, ang hantungan ng tao at hayop ay isa, lahat ay mamamatay. Ang tao ay walang kaibahan sa hayop sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Iisa ang kauwian, lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Verse 21, sino ang nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa itaas at ang kaluluwa ng hayop ay mahulog sa kalaliman? Verse 22, kaya naisip kung walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ang kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi at sino ang makakapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? That's true, guys. Hindi talaga natin alam kung saan tayo pupunta pagkamatay natin. Alam niyo, gusto ko talaga wala na siyang second life. Pagkamatay, hanggang doon na lang. Kasi ngayong buhay tayo, di ba ang dami na nating nararanasang hirap, yung mga ano. Tapos pag namatay ka pa, mapupunta ka ba sa dagat-dagat ng apoy or sa langit, hindi mo pa sure. Kaya mas gusto ko na talaga walang second life. Di ba? Mangangaral, chapter 4, verse 1. Iginala ko ang aking paningin sa buong daigdig at nakita ko ang kawalan ng katarungan. Ang mga inapi ay lumuluha ngunit walang tumulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ang sumisiil sa kanila. Verse 2, dahil dito naisip ko mas mapalad ang mga patay kaysa sa mga buhay. Verse 3, ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang sapagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa mundong ito. Verse 4, nakita ko rin ang tao ay nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa ngunit ito man ay walang kabuluhan.
tulad lang ng paghahabol sa hangin. Verse 5, sinasabi nilang mangmang lamang ang maghahalukip-kip ng kamay at magpapakamatay sa gutom. Kung kaya nyo namang magtrabaho, guys, huwag kayong magpakamatay sa gutom. Pag magtrabaho kayo, may income kayo niyan. Kawit, Mangangaral, chapter 4, verse 6. Ngunit mas mabuti pang isang dakot na may katahimikan kaysa sa dalawang dakot ang kaysa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Verse 7, mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Verse 8, ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan, hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserableng pamumuhay. Mangangaral, chapter 4, verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Verse 10, kapag nabuwal ang isa, matatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-isa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Verse 11, kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Verse 12, kung ang nag-iisa ay maaari magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lobid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Verse 13, ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting di hama kaysa sa isang matandang haring mangmang na ayaw nang tumanggap ng payo. Mangangaral, chapter 4, verse 14, ang batang iyon ay maaring maging hari mula sa bilangguan o kahit siya ipinapanganak na mahirap. Verse 15, nakita ko rin na ang lahat ng tao sa mundong ito'y sumusunod sa isang kabataang papalit sa hari. Verse 16, walang tigil ang pagdami ng taong nasasakupan na isang hari, ngunit pagkamatay niya isa man ay walang papuri sa lahat ng kanyang nagawa. Ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Bukas na itong ano, guys? Chapter 5. Okay, sorry. Ano, bukas 15? May lakad kasi tayo today, kaya kailangan ko maaga matapos. Mag-day off tayo at marami tayong gagawin. Okay, bye everyone. God bless.